Hello mga ka-agri, ngayon ipapakita ko po sa inyo yung ating finished product. Meron na po tayong ma-harvest na compost. Ito po yon, bulok na yung mga materials na nilagay natin dito sa ating composting bin. So yung mga materials po na ginamit ko dito, yung mga backyard and kitchen waste. Yung mga balat ng gulay, balat ng prutas, yung mga pinag-pruning natin, mga damo na nilinis natin sa ating garden. Yan. So ito na po sila, para ni siyang lupa. So yung mga backyard and kitchen waste, napupunta po yan sa tatlong facility ko dito sa aking garden. Itong isa, yung ating composting bin, tapos yung ating swamp fertilizer, then yung isa naman yung ating BSF bin. So dito naman napupunta yung ibang mga kitchen waste sa ating BSF bin. So ito po, naka-harvest tayo dito ng mga patuka sa ating alagang manok. Pero ngayon, magpo-focus tayo dito sa ating composting bin. So ito na po yung finished product. Ayan o. Buwaghag na maitim na klase ng compost. And although may mga buo-buo pa, may mga damo-damo pa. So hindi pa rin siya talaga totally na decompose lahat. Kasi ang ginagawa ko po dito, lazy composting. Hindi na po ako nag-chop. Ang ginagawa ko, dump na lang ako, dump dyan ang mga materials. So pagka may mga basura na naiipon, nilalagay ko siya dito, tapos hinahayaan ko lang pong mabulok. Technique po para mabilis siyang mabulok, kailangan iano natin siya, i-chop natin ng maliliit. So yung pagkakasalansan po natin, dapat alternate yung green, tapos brown materials, green, brown materials, green, brown materials. So yan po yung technique para uminit yung compost, mas mabilis siyang ma-decompose. Tapos kung gusto nyo talagang uminit or tumaas yung temperature dito sa inyong compost, kailangan yung taas po ng inyong compost at least 3 feet para magkaroon po siya ng heat, mapatay niya po yung mga pathogens, yung mga bad bacteria dyan sa inyong mga materials. Pag sinabi po nating brown materials, yan po yung mga tuyo na organic matter tulad ng tuyong dahon, tuyong sanga, tuyong damo, mga balat ng itlog, egg tray, karton, basta lahat ng tuyo considered siya as brown materials. Yan po ay napakataas sa carbon. Tapos yung mga green materials naman, lahat po ng mga fresh na materials tulad ng sariwang dahon, sariwang damo, balat ng gulay, balat ng prutas, yan po yung green materials. Napakataas din po niyan sa nitrogen. Kaya minsan maririnig po natin sa mga nagko-compost yung nitrogen to carbon ratio. So ang recommended po para uminit yung inyong composting bin, dapat 1:2, 1 part ng green tapos 2 parts ng brown. Tapos kung ganun po yung ginagawa yung ratio, maiwasan po natin yung mabahong amoy. Kasi kapag ka sobrang dami ng green materials, medyo mabasa-basa po yung inyong compost tulad dito. So ito po yung isang composting bin ko, ito medyo mabasa kasi marami po akong nilagay dito na sariwang materials. So mas matagal po ito mabulok, tapos medyo maamoy siya. Ang technique naman po para mawala yung mabahong amoy, dagdagan nyo lang po siya ng brown materials. Maglagay lang po kayo dyan ng hinimay-himay na karton, mga paper bag, tapos after few minutes mawala na po yung mabahong amoy. Isang paraan pa para mabilis siyang mabulok, yung pagbabaliktad natin ng ating compost. Yung nasa ilalim, ilalagay natin sa ibabaw, tapos yung ibabaw yun yung ipapailalim natin para mabilis siyang mabulok. Medyo matrabaho lang siya, pero yun po yung isang paraan para mapabilis natin yung pagbubulok ng materials. Pero again, kahit hindi natin siya baliktarin, kahit itambak lang natin dyan, mabubulok at mabubulok pa rin yung mga materials na yan. Ang pinapractice ko yung paglalagay ng halos kompletong materials dito sa ating composting bin. May mga balat ng gulay, balat ng prutas para mag-provide po siya ng potassium, pampabulaklak, pampabunga. May mga balat din ng itlog para mag-provide siya ng calcium. May mga damo para mag-provide siya ng nitrogen, sariwang dahon, then pati iba pang mga materials. Kung meron kayong mga dumi ng hayop, pwede natin ihalo dyan yung dumi ng manok para mas mabilis siyang mabulok, para mas uminit pa yung ating compost, mamatay din yung mga bad bacteria, yung mga pathogens. Dati sabi ko ang tagal naman mag-compost kasi inaabot ng ilang buwan,
Actually, hindi po natin mamamalayan. Maglagay lang po kayo ng composting bin, tapos ilagay nyo dyan yung mga compost. Kahit di nyo na po masunod yung salit-salit o yung ratio, walang problema. As long as hindi naman mabaho at hindi kayo nakaka-perwisyo ng kapitbahay, okay lang. Kasi after few months, mabubulok at mabubulok pa rin yung mga materials na yan. Iwasan din po natin na kamayin itong compost. Kasi minsan, may mga alupihan, baka makagat po kayo ng alupihan, so gumamit po kayo ng gloves or mga tools para ma-harvest po itong mga compost. So ngayon maglalagay tayo ng compost sa ating tanim. So napakaganda po ng pagkakaroon ng composting bin kasi nare-recycle po natin yung mga basura sa kusina. So nakatulong tayo sa waste management. Pwede rin natin siyang i-bistay para pino yung ma-harvest natin. Tapos, pinapractice ko po na every time na gumagamit po ako ng compost, nilalagyan ko siya ng abo, dinurog na shells ng taong tsaka eggshells. Dahil po sa proseso ng pagko-compost, minsan nagiging acidic po yung ating compost. Ayan. So, budburan nyo lang kahit abo, walang problema doon. Para tumaas lang po yung pH level, tapos nakaka-provide pa yung abo ng potassium pampabulaklak. Ayan. Pwede na natin siyang ilagay sa ating mga tanim. Ayan. I-top dress nyo lang siya sa ibabaw ng inyong mga paso. Spread lang natin. Ito po, napakasipag magbunga ng ating siling haba. Ayan, naka-harvest na ako ng 5 piraso na. So, kakasimula niya lang mag bulaklak. So, dahil po sa mga organic fertilizer na binibigay natin, ang sipag niya po magbulaklak tsaka magbunga. So, ngayon, nagdagdag naman tayo ng compost as fertilizer. So makakaasa naman tayo na marami naman po siya ulit ibubulaklak tsaka ibubunga. Yan po yung mga facilities na laging meron ako sa aking garden para lahat po ng mga basura sa kusina, sa bakuran na re-recycle natin. Hindi tayo nakakadagdag sa problema sa basura. Tapos nakakatulong pa tayo sa waste management plus nagiging abono pa at pataba itong mga basura na to. So sana po nakatulong information na to para ma-inspire kayo na gumawa rin ng sarili niyong composting bin para meron din kayong sariling source ng fertilizer. Follow us for more farming tips.